Ciao ragazzi. Nandito tayo ngayon sa ating amo na sa trabaho ako ngayon. Tayo ay magluluto ng zucchini. Ito yung zucchini na pinupulot ko sa basurahan. Ganito rin siya, kaganda. Yung iba sa dulo may mga sira-sira na, pero almost ganito tinatapo na nila. So sa amo pag gusto niya akong palutuin ng zucchini, pinapaluto niya ako. So I am a cookerist. Pero magkakatuma na tayo. Okay? Habang naghihiwa ng mga gulayan ng sibuyas. Itong sibuyas, yung ibang amo, ibang mga ay, Italiano, hindi sila kumakain ng sibuyas at saka bawang. Sibuyas, okay. Pero bawang, hindi sila masyado. Pero itong mga amo ko, go sila. Yan o. Yung nakuha ko sibuyas nung isang araw, ang dami nung tumutubo na rin yung iba. Marami na rin tubo ngayon yung iba. Nilagay ko na dito. Binigay ko na dito sa Portinaya, sa yung naglilinis ng building dito, at siya yung pinaka nag-ano dito ng mga mail. Pilipina yon, kaya sa kanya ko binigay. Kapag may trabaho ako dito, Lunes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Ayan, hanggang Friday lang tayo dito. Sa ating amo na ito na may aso. Si Nelson, wala ngayon si Nelson, lumabas. Ayan, mahilig sila sa sibuyas. So yung una kong niluluto, sibuyas muna. Sibuyas muna yung una kong niluluto. Pagkatapos isusunod ko yung bawang. Okay, yung ating coffee is ready. Dapat magmamask ako dahil nga meron akong allergy, grabe yung mga naglilip, parang mga pollen sa labas, parang mga cotton. Ayan, oh, yung mata ko lumuluha, kumakate. Ay, nako. Pero pag sa Pilipinas naman, wala akong allergy. Ayan, yung ating kape. Tayo natin, tapos tayo natin sa kawali. Hindi ko na pinapainit-init ragazzi yung kawali. Lalagay ko lang yan. Tapos lalagay natin lang pantika. Dito, naka-steady lang yung pantika. Kami lang dyan, spread ko na. Okay. Ayan. Lulutuin na natin yung sibuyas. Para a golden brown natin siya. Tapos isusunod natin yung bawang. Tayo natin yung ating kape. Ito yung kaping Italiano. Maliit lang yung baso. Ah, talagang mapait. Ayaw ko naman yung sukal. Dahil meron naman tayong biskuit. Ayan. May Whopper. Para habang nagkakape tayo, nagla-lunch. Mag-12. Na ng tanghali. So, dito na ako nag-kachinag. Paalmusal sa amo or lunch. Kasi yung aking almusal is paliktad. Hindi ako nakain ng biscuit. Kumakain ako ng gulay. Mga insalata, yung mga pinupulot ko, yung mga pinakain ko pang umaga. Tapos, yung prutas, dito ako nagkakape, nagbibiskit dito sa amo. Kaya baliktad yung aking mundo sa pagkain. Dahil sa umaga, ako'y may dalawang itlog. Basta yung protein ko, either legumes, mga beans, tapos insalata na gulay. Hindi na ako kumakain ng kanin so far. Mga nasa, 3 months na hindi ako masyado nakain ng kanin. Weekend, okay. Oo, pero pag weekdays, talagang gulay lang ako, insalata, at mga isda o itlog araw-araw. Ngayon, tapos ito na. Yung aking lunch is kape at saka biskuit dito sa amo. Tapos sa hapon, yung mga pinupulot ko galing sa dumpster na mga prutas, yun yung binabaon ko. Yun na yung pinaka-snacks ko hanggang... Kasi yung trabaho ko is 5 hours sa umaga, 9 to 2, tapos 2:30 to 8:30.
So 11 hours tayo araw-araw ragazzi. Tapos dadaan tayo doon sa trash bin. Paglabas ko ng 8:30, doon dadaanan ko yung trash bin na yun kung saan ako namumulot ng basura. Kaya daanan lang talaga siya sa trabaho ko. Kahaluin mo na ito yung ating nililoto sa bilis dito. Okay. Tapos ilagay natin maya-maya yung bago na pag nag-golden brown na. Ito na yung zucchini. Ihiwain natin. Ayan. Sa atin kasi sa yung iba kasi usually inuuna yung bawang para bumango. Sa akin naman baliktad. Baliktad talaga yung aking mundo. Ay nako. Kaya, yun. Sibuyas muna yung inuuna kong lutuin. Golden brown lang siya. Pagkatapos masarap siya. Yung aking mata, oh, lumuluha. Makati dahil sa allergy. Ay, yung ating kape. Another pa. Isang capsule lang at ipindutin natin ng dalawang beses dahil bitin ko konti. Yan, yung pag-slice. Sabi ng amo ko, para daw may slicer. Ako, dahil niya pare-pareho ng aking pag-slice. Ayan, masarap ito ragasi. Ito tawag nito sa atin, sa Espanyol ito kalabazin, sa Italiano zucchini. Yan. At saka yung bulaklak nito, yun pinupulot ko rin doon sa loob ng trash bin, sa ating dumpling site. Yun, tinatapon-tapon lang nila ito, pero ito magkano ito yung kilo ah. Nasa, depende, may 250, pag talagang season siya sa, yun nga sa Mercatino kung saan natin pinupulot mamaya. Dadaan ako doon sa every barangay kasi, parang meron silang mga place na meron silang ganun sa pinupulutan ko sa street market nila, yung nagbobolante. So, merong tindahan, merong palengke dito na may schedule sila every day. Na isang street na yan, i-close nila. Para magtinda ng mga local product nila, yung mga maliliit na mga farmers. Na meron silang halimbawa, may mga miele, may mga alaga silang yung ano ng honey. Yan. Yung honey, yung pulot, yan, meron yan. May nag-aalaga niyan dito. So, yung mga product nila at saka mga product, mga produkto, binibenta yan nila doon. Siyempre, hindi nila, yung hindi ba papasok sa supermarket na mga malalaking industry talaga yung nasa supermarket. Ito namang Mercatino na yan is yung mga yun, local farmers nga. At saka yung mga nagtatanim na yan. Yun, yung harvest nila, doon nila yan ibabagsak sa Mercatino. Kaya mas mura siya at marami doong mga may mga paninda din doong mga ampalaya lalo na ngayon na magsa-summer na. Marami doong sitaw, ampalaya, gabi, meron na rin ditong puso ng saging, may mga tubo na rin na mga binibenta dito. Marami na mga pagkain Pilipino na makikita dito sa merkato dito sa Italia. Kaya yon. So, simula na nagda-dumpster ako, napapa-libre na ako sa aking mga crops at saka gulay na. Pati sibuyas, libre na rin. Diba? Nahanap ko pa nga yung bawang eh. Nahanap ko pa yung bawang ko. Puno na. Apaw na. Kung itatapon din nila yung bawang. Mainit. Kain ulit tayo ng isang biskuit. Baka ma. Baka mapatakan yung ating niluluto.
Ayan. Maya-maya. Fruit natin na mag-golden brown. Ano na natin? Okay, okay na. Okay. Naluha yung aking mata at may energy. Ano nga pa ba nga yung ipukwento ko sa inyo ang taxi? Ayan lang. Dabangis tayo. Okay. Ragazzi. At lulutuin ko muna itong aking task for today. Magluluto na zucchini. Ba si Armel, paupo-upo lang. Ganito nga ako dito sa amo pag nagkakape talagang umuupo. Kasi pag nakatayo ka daw na magkakape, magiging mahirap ka. Ay, ayaw ko maging mahirap. Gusto ko maging mayaman. Napapumulot na basura. Gusto ko maging mayaman para marami akong ipamigay sa aking mga kababayan. Okay, ragazzi. Grazie for watching and see you later, soon, and anywhere.